Hi Livaholics, welcome back to my channel. Here I am again, Sheila, your Livaholic Mama. And today's video yon, ipapakita ko sa inyo ang lahat na mga hanging plant collection ko dito sa bahay. So yon, isa-isahin ko sa inyo ipapakita. And then, if ever kung maalala ko yung name, ibibigay ko po. And then, kung hindi naman, sorry. Ayun, i-comment nyo na lang down below kung ano yung name. And yon, kung anong varieties niya. So here, mag-upitsa na tayo. Keep on watching. So, ito una. Ito yung ripens. Ayan. Ripens na plant. Ayan, may pagka burgundy red or maroon. Ayan. Ayan siya. Ayan. Pangalawa, ito. Yung golden photos. Yan, ito na ko, nahingi ko ito kay Tita Raquel dun sa Santa Rosa, Laguna. Ayan siya. Before, muntika nang mamatay ito kasi nakalagay siya sa labas. So, lagi siyang naka-expose sa init. Kaya, ayan, muntika nang matuyo lahat. So, before yan, buti na agapan. Tinago ko muna siya dun sa lilim. Ayan, tumaba siya ulit. And then, dumami na yung dahon. Yan, pangatlo, ito yung Obtusifolia, ano, Peperomia Obtusifolia. Ayan. Ito yung na-purchase ko to sa may palengke. Ayan, mga random lang minsan pag Linggo or Sabado or everyday lang. Yan, minsan pag normal linky ako, yan, may nakita ko to, nabili ko ng 70 pesos. So, ito hinati ko sa dalawa. Ito yung dinlagay ko yung isa dito. So, ayan, tumaba siya ulit, tumago. Ayan. Ayan, may bulaklak na pala siya. May bud na. Ayan. Excited ako kung ano talaga ang bulaklak na to. First time ko eh. Ayan. Ayan. Ito din yung philodendron na silver. Ayan. Silver bay. Silver sword. Ayan. Sorry. Ayan siya, kasama ito sa hinigin ko sa kay Tita Raquel. Ayan. Nadagdagan na din yung dahon. So, ito, doing great na siya. Ayan, ito naman yung golden photos. Ayan, ito din yung nabili ko din sa palengke. Ayan. Ayan, tignan niya. Ayan, diba? Ang ganda. Haba na ng trailings niya. Ayan. So ito din bali isang ano lang siya, hanging basket. Yon, kinuha ko, hinati ko sa dalawa. So ito yung isa. Ayan, mahaba na din, 'di ba? Maganda to kung medyo malago na lahat tapos parehas kakahaba lahat ng trailings niya, paikot dito sa basket. Ayan. Hopefully magkakatotoo 'yon, mangyayari 'yon. Ayan. Ayan. So, ito naman, bali nahingi ko to sa siya sa garden ni nanay. Yon. Ito yung bali nakuha ko sa mga ano, nahingi ko sa mga halaman niya. Ayan. Kasi akala ko hindi din makasurvive kasi apat na dahon lang at saka malambot na siya. Pero so far, nakikita nyo naman, nadagdagan na yung dahon. So, ibig sabihin, looking good, doing great na sila. Yan, ang ganda. Parang may spot gar. I don't know lang kung anong name nito. Ayan. So this one is family din ng Peperomia. Ayan, green. Then merong isang klase nito na may variegated siya na white. So ito, pure lang na green. Ito din, hindi ko din inaasahan na kung mabubuhay pero kasi yan, ito lang yung dahon niya, dalawa. Then sa kabila, ganun din. Tapos yung isa, yung kabila na ubos din yung dahon. Pero, yun, hope, yun, ngayon, okay na sila. Naka-recover na. Ayan. Tapos lumago pa at then nagkaroon pa ng malaking dahon. Ayan siya. This one yung Episcia. Ewan ko ano yung ano nito.
Ayan. Ang ganda, di ba? Color pink. Ito, nahingi or na-swap ko to sa second cousin ko. Kasama nito yung Monstera Odonsonihai na binigay niya sa akin. Ayan, ayan. Ilalagay ko din yung link. Ayan, yung plant swap namin. Ayan siya. And then, meron na siya, baby. And then, may flower. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayan. Ayan. Excited ako na maparami pa sila. So, yan. Ito yung kapatid nitong ni Golden Photos dito. Ayan. Ayan siya, di ba? Mahaba yung trailings o yung vines. Ayan. Ayan. Then, ang ganda na nalatignan. Kitang-kita na yung gold na variegation sa dahon. Ayan. Kasi summer na dito sa Cavite. Ayan. Pero, gusto pa din nila. Gusto nilang na aarawan pa minsan-minsan yung ano lang, nasisikatan lang. Pero, at the same time, shaded area pa din. Ayan. Ang taba na. And then, this one, ito. Ayan. Nagmamayabang si English Ivy. Ayan. Mahaba siya. And then, ito. Tignan nyo. Kakaiba. Pure white. Yung isa sa mga trailings niya. Ayan. Ayan siya, mahaba. Ayan. Gusto ko nito yung palibot niya, puro mahahaba. Ayan. Nag-aantay ako sa araw na magkaroon siya ng maraming gano, trailings or vines. Ayan. Tapos, ayan, pag ganun siya. Ganun, kakaiba siya, pure white. And then, hindi na naman. Nagano na dito siya sa alambre. Ayan. Ang ganda. So, ito, yung Peperomia obtusifolia. Yan, ito yung pinanggalingan ng isa doon, yung pinakita ko kanina. Ito siya. Yan. Kahit na nabawasan ko na, mataba pa din at malago. Ayan. Ayan siya. Yan. Nabili ko lang din siya ng 70 pesos dun sa may palengke, sa may bayan. Yan. Nagdidilig lang ako dito sa mga halaman ko every other day. So, ito naman. Dito tayo sa saan? Begonia. Ayan siya. Hindi ko lang alam yung exact name nitong varieties na ang variety nitong begonia. Ayan. Nung nakuha ko nyo kasama ito sa nakuha kong tawag nito cuttings or yung baby doon na galing sa Iloilo. Ayan, tinanim ko. Pagtanim ko nito, apat or tatlong dahon lang. Ayan. Sa ngayon, tignan nyo, madami na. Ayan. Ayan, nakakaiba yung dahon. Parang muffle tree. Ayan siya. May pagka-orange na red, na maroon. Na may pagka-green. Ayan. So, ito naman, dito tayo sa, ayan, isa din to sa begonia. Ayan siya, ayan, oh. May naligaw na damo, tumubo. Ayan siya yung red na begonia. Ayan, pero, tignan nyo, may tumubong colocasia or allocasia na red. Ayan, yung heart. Tignan nyo, ang ganda. Ayan, and then may dagdag pa ulit na panibagong dahon. So, maging dalawa niya. Lilipat ko na lang siya siguro sa susunod na mga araw pag medyo stable na or okay na yung stem. Yan, para hindi siya ma-damage. Ito naman. Angel Wings Begonia. Ayan. Isa din to sa mga favorite ko. Yan, ang ganda. Yan, tapos yung likod, red. And then, ayan, ang spot na white. Ayan siya. And then, nung pagtanim ko nito, meron lang siyang dalawang dahon. And then, meron siyang, ayan, maliit lang na puno. Pero ngayon, tignan nyo, malago na siya. And healthy. Ayan.
Kasi maganda dito yung ano sa bahay kasi may na shaded area lang dito. Yan. Pinalagyan ko ng bubong. Dati open to eh. Yan. Pina-extend ko na lang yung bubong para may silong. And then kahit na dito kami tumambay, ayan, kahit umulan, rain or shine, pwedeng tumambay. Ito naman. Ayan. Yun kanina, kasama nung hinati ko sa dalawa, yung kaninang mayroong colocation na red. Ayan siya. Red lang siya na begonia. I don't know lang kung exact name nito. Ayan. Madami na yung dahon. Dati, tatlo lang. Nadagdagan na ng dalawa. Ito naman, begonia din to. Ayan. Kaso lang, hindi ko exact. Hindi ko din alam yung pangalan. Basta begonia siya. Ayan. Ayan. Hopefully, ayan, may panibagong sanga. Ayan po. Ayan. Sana lumago din at dumami pa para maparami ko siya. Kasi balak kong punuin ng hanging plants dito sa bahay. Ayan. Ito naman, ipatong natin. Ito, nangangawit na yung kamay ko. Ito. Ayan. Ito yung syngonium. Ayan. Ito yung green. Yung parang silvery green na syngonium. Ayan. Ito. Nung dumating dito, apat lang yung dahon. So, ngayon, tignan nyo naman. Ang dami na. Yung nakuha ko, puro tiga, apat na dahon. Ngayon, marami na. Ito naman, yung oxalis. Ayan. Bali, nahingi ko to siya kay Tita Raquel sa Santa Rosa. Ayan. Dumami na din yung dahon. Ibig sabihin, okay na sila. Mataba na. And then, yun. Ayan siya, purple na parang butterfly. Ayan, purple oxalis. Tayo. Malapit-lapit na tayo. Ito yung philodendron. Ayan, na silver. Ayan. Silver sword. Silver bay philodendron. Ayan, diba? Mataba na. Madaming-madami na yung dahon. Ito yung nahingi ko kay Tita Raquel kasama nung pinakita ko kanina yung pinakaunang philodendron din. Ayan na siya. So, malapit na tayo sa end. Ayan. Dito na sa may garahe. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ang ganda, diba? Kasi yung peperomia na variegated. Ayan. Diba? Ang ganda. Ayan. Excited ako na humaba na din yung trailings and then dumami pa and then parang ayan. Mapuno niya. Tapos nakahang lang. Ganyan. Diba? Ang ganda. So, ito naman. See? Ayan. Ayan. Ito, nahingi ko or binigay sa akin ng aming kapitbahay. Ayan, ni Rose. Kasi, nasira na yung parang basket nitong lagayan. Kaya, binigay sa akin. Sabi ko, sige. Ayan, tinanong ko. Hindi, lumago siya. Madami, mabilis palaguin. And then, gustong-gusto nito na laging moist ang soil. Ayan siya. Heart. So, ito. Yan, ito yung talagang pinaka puno nito or nahiwalay lang yung heart kanina na colocasia. Ayan siya, ang ganda. Dati isa lang, ngayon nagdalawa na. Dahon niya, red colocasia. Ito naman yung isa ding variety ng syngonium. Ayan yung may green tapos may silver sa gitna. So, ito, andito na tayo sa panghuli. Ayan. Ito, sa dinata to sa family ng peperomia. Ayan. O phylia, hindi ko lang sure. Ayan.
Ayan siya. Ayan. Ito na yung pinaka last. Ayan siya. Ayan. Hopefully lahat ng mga si daddy. Lahat. Hopefully lahat ng mga hanging plants ko dito. Ayan. Papadami ko yan. And then gusto ko siyang mapuno hanggang doon. Ayan. And then madagdagan pa ulit pati sa labas, lalagyan din namin ng hanging plants. And then maybe siguro kung may mga nadaanan na plant store or nursery, yun, kung merong magustuhan, baka mapabili na naman ang lola nyo yung wala pa dito sa mga collections ko. Anyway, thank you sa panonood. Yan, sana nagustuhan nyo yung mga hanging plant collection ko na ipinakita sa inyo. Ayan, hindi ako plant expert. Mahilig lang ako mangolekta and then mag-alaga sa kanila. Yan kasi nakakabawas ng stress and then libangan na din kahit na nandito lang tayo sa bahay. Ayan. Si Mama Mary. So anyway guys, thank you for watching. Hope you like it. And then kung na-like nyo, subscribe nyo din po yung channel ko. Ayan. Para makita nyo din kung ano pa ang susunod na i-upload ko regarding sa mga house plants, cactus and succulents, and then related din na makakatulong sa ating gardening. Ayan. Gusto ko din i-share yung mga hindi naman expertise, yung mga knowledge ko lang na mga ginagawa ko dito sa aking plants na sa tingin ko effective at nagwo-work para sa akin. Ayan. Nakikita nyo naman. Ayan. Healthy na mga plants ko dito sa bahay. So anyway guys, thank you for watching. Like and subscribe to my channel, Leafaholic Sheila. Good night and have a happy weekend. God bless. Ingat po kayong lahat.